Laba reveal. Boring kasi yung araw ko. Kaya naglaba ako. Kahit na umuulan. Ayun no. May araw. Pero umuulan. Feeling ko tuloy. May kinakasala tikba lang. Diba yun ang sabi nila? At dahil hindi rin ako makakapagsampay. Kasi umuulan. Iiwanan ko na lang yung laban ko. Lalabas ako. Pero magpapabango muna ako. Wala pa kasi akong ligo eh. Malamig kasi. Susi. At kailangan natin ng cellphone. Lalabas na ako. At wala na kayong magagawa. Di na ako magpapapigil. Sasamahan niyo ako guys. Kahit ayaw niyo. Kasi gusto ko. Kahit ayaw niyo. Pasok ako sa supermarket. Wala na kasi akong bigas. Dadala tayo ng basket. Kanyari marami tayong bibilhin. Samahan niyo ako. Inabot ako ng ilang minutos kakatitig sa mga bigas na to. Wala akong mapili. Kaya lumipat ako dito sa Filipino section. May mga dingdong. Kaso ayaw kong kumain yan. Kaya hindi na lang. At yun na nga. Wala rin ako nabili guys. Kaya nag-decide akong lumabas. Ayan no. Tumataliksik pa rin. Nag-decide akong pumunta sa kabilang market. Naglakad ako. Huli ko na na-realize ang layo-layo pala. Siguro naman dito may mabibili na ako. Tingnan natin guys. Baka meron. Guys, wala din ako nahanap. Kaya bumalik ako. Ayun o, haggard na ako. Hindi pa naliligo yan. May nakita akong fried rice. Siguro yan na lang yung bibilhin natin. Nagugutom na ako eh. Ayun o, masarap siguro yan. Matikman nga. Pagka nga naman sinuswerte ka sa buhay, oh. My beautiful Nicey. Tumawag. Hindi pala. Yung baby girl ko pala. Tumawag. Ayun, oh. Maganda raw siya. Pero mas pogi ako. Ayan. Nakisilip na din si Papa. Namimiss na daw niya ako, eh. Tagal daw kami hindi nagkita. Yun nga lang. Sinisitan niya ako. Tinatanong niya, ano nangyari sa buhok ko raw? Ayun o, nagsisimula na siya magtanong. Sabi ko naka-headban po ako. 4 na buwan na akong hindi nakapagpagupit. Pinagtawanan pa ako. Mukha daw kasi mabaho. Napasarap kwentuhan namin ni Papa, kaya di na ako nakapagpaalam. Kaya kinabukasan, eto na. Bye, paalam.